Very nice. Pero yun, oh. Pag ano, ihilayan mo lang ito. Oh. Wow. Pero na siya rito. So wala namang ano, special moment. So yung kanyang ano, sa kabila. Ayan. That's good. Mukha ng ganyan. And dito, papadjak. Tapos may body number sila. 212P2 75XL. So ganito ang kanilang rickshaw dito, guys. Ang ganda, di ba? Ayan. Oh, sasakyan natin niya mamaya. Ikutin natin yung ano, town na to. Sana hindi umulan kasi medyo makulimlim. Ayan. Okay sana ito. Ayan. Pero nung unang panahon, ayan, switch ko yung camera, ayan. Yung unang panahon, yung mga rickshaw daw, para lang to sa mga, ano, mga royal family. So, until now, na pagka sumakay ka sa rickshaw, medyo mahal yung bayad. Mga $9 per hour siguro, yung ano nila, yung charge nila. So, matakan nyo yun, mga, sa Pilipinas yan, mga limandaan. Kulang-kulang limandaan sa isang oras ang bayad mo rito. So, ganun kamahal ang kanilang rickshaw pag sinakyan mo. So, syempre, nung unang panahon sila yung mga hari at reyna at pamilya ng, ano, ng hari ang pwedeng sumakay dito. So, syempre, yung mga ibang mayayaman din. Pero, ayon sa ating guide, yun daw ang yung rickshaw daw ang sasakyan ng mga hari at reyna, mga royal family nung araw. So, tingnan natin kung gaano kasarap sumakay sa rickshaw. Nasa unahan ka kasi, kaya nakita mo yung traffic. Nakakatakot pero exciting. Now, sige, samahan niyo ako sa ano, pag-video ko mamaya kung gaano kasaya yung sumakay sa harapan ng rickshaw. Tara, go. A few moments later. So, ayan. Ito, nasa... Ayan, guys. So, itong driver natin. Pangalay. Sa sumakay ng rickshaw, guys. Hello! Driver. Ayan. So, para tayong hari ngayong araw. Iyan ko yung camera. Ang hirap pala rito. Mausok. Palikapok pa. Ayan. Try natin. Ito. Ayan. So, pakita ko yung harap para makita nyo naman. Ayan. Just sit back and relax. So, ganito ang kabisi ang uwi. So, nakasakay tayo ngayon dito sa karwahe nila. Ayan, nakachinelas pa tayo. Si Manong may nauna. So, pangalawa tayo. Yung mga iba nasa likod. Ayan. So, ito kabisi dito. Ayan. Ganda, diba? Oh, full long. Ang dami talaga mga motor dito, guys. Dami mga motor. Pero alerto tayo, sabi ni Tom, kasi may mga nanghahablot daw ng mga cellphone dito. Although kahit hindi original yung cellphone natin, baka mapagkambalan na original yung hablotin, di ba? Mahirap na. Wala tayong pang vlog. So, wow. Ayos. Sana tayo nauna para kitang-kita talaga. Pero okay lang. Enjoy! Ganito ang mag-tour dito sa Hue, Saigon, Vietnam. So ang Vietnam pala, kung tama ko, 64 na province. Wow! Dami, no? Ang bumubuo ng Vietnam, 64. So napakarami. Ito, may umu-overtake pa sa likod natin. Yan, umu-overtake sa kanan. Right-hand drive pala tayo dito. Sa Vietnam, right-hand drive. Hindi kagaya ng Thailand na sa kaliwa sila nagmamaneho. Dito, kanan. Ayan. Ang dami, oh, mga motor. Oh. Oh, labas muna tayo dyan kasi mahirap na mabundol. Okay.
Yeah, the storm there. Whoa! Yan ang guide namin. Hindi siya sumakay. Sumakay siya sa ano. Imbes na sa rickshaw siya sumakay, nakamotor. Ito, may nagpa-plaser. Kita niyo man, oh. Yung preno sa likod, oh. Oh, yan. 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 So, dito mga ano ito, nag-aabang ng mga rickshaw driver. Kung nakita nyo yan, yung likod niya, nakita yung rod na yan, yan ang preno niya. Hihilain ng driver pagka titigil. So, kasi kanina hinahanap ko yung ano eh, yung preno eh, yung pala andyan. Hihilain pala. So, walang putol. Okay lang, safe na safe, walang putol. Yan. So, try natin mag-hello dito sa Vietnam kung kagaya ng Pilipinas na nag-hello din sila, no? Sa Pilipinas pag nag-hello ka, mag-hello din mga tao eh. Pre. Hello. Ay, mga bata, ang cute ng mga bata. Oh. Ang signal pala rito sa ano pagka-rickshaw ka, kamay lang. Siyempre walang ilaw eh, no? So kamay lang. Ayan. Ako. Sige tayo mabundol dito. Pero hindi naman siguro. Ayan. Ang ganda. Kada may overtake na mga motor, kada may overtake na motor, mapapalingon ka dahil baka hablot niyo yung mga hablot sila ng ano, ng cellphone. Yun ang bilin sa atin ng guide natin. Na pagka magbibideo daw kayo, kailangan alerto dahil pag hinablot yung cellphone nyo at natakbo, tumakbo na yung motor, hindi nyo sila mahabol. Akala ko sa Pilipinas lang meron yan, no? Pati rin dito, meron din pala. Ayan. Ibaba natin kunti para sigurado. Ayan, no? Dami lang mga ano ito, mga high rise. Go daw, go. Okay. Kumakambyo na tayo. Kumambyo na tayo ng ano, ng todo-todo. Oh, plaser si Manong. Nakakapagod din mag-ano rito, no? Gantong rickshaw dahil pedal ka ng pedal. Pero wala kang tumba dito. For sure. Yan. Spa. Dito guys, maraming spa. May mga backpackers dito. Marami rin mga ano, ayun, ito ba si Manong dyan, no? Amerikano, may motor na 150 XR. Yan. So, para ko guys, yung rickshaw na to, ito daw yung mga sasakyan ng mga royal family nung araw. Kasi sila lang yung nakaka-afford. Kasi ang singil nila rito pagka ngayon, mahal pa rin kahit na local ka. Ang ginagawa to sa ano, ginagamit to sa mga pang-turista, yung mga rickshaw na to. Kasi wala akong nakitang local, oh, ganong karami yan, oh. Mga motor, sasalubong tayo. Pang-apat na big bike, W800, Kawasaki. Oh.
Kakaniyab yun, oh. Pulis yata yun, nagwawangwang. Hindi ko, sa napapansin ko rito, yung mga helmet nila, puro, ano, puro half-face. Kaya pag sa Pilipinas yan, huli ito, huli. Oh. Ito, naka... Ito naman, kumuvertid sa kaliwa, walang flasher. Walang flasher yan, oh. Dapat nagpa-flasher. Hue, Vietnam. Ganto kaganda. So, on my right side, ito yung parang park nila. Ganda. Oh. Aba ng, I can imagine, mahaba yung pila natin. Gawa ng, hindi pa kami na, hindi pa tayo nakumpleto lahat. So, we are 36 altogether. Dami, no? 36. So, imagine mo yan. 36 na rickshaw. Isang grupo. Ako. Ang hirap. So, ito yung Hue. Toy Hue. Kaya tawag ko dyan. Toy Hue ang basa ko dyan. Pero, di ko alam kung ano yung pronunciation niya. Yan. Eh, yung driver natin, pa, hindi marunong mag-English. Eh. Kahit na English kalabaw ako, di pa rin siya nakakaintindi eh. Sumasagot siya sa salita nila, di ko rin naman naiintindihan, kaya huwag ko na lang siya tanungin. Kawawa naman. Kawawa din tayo. No? Ayan. Wow, ang ganda. Ideal itong ano, rickshaw ride sa hapon. Kasi hindi mainit. Kagaya no, medyo... Pero pagka maaraw, nako, prito ka dito. Oh, kakabila naman tayo kasi malapit ng pumula. Oh, flasher sa kanan. Ay, di nag-flasher si kuya. Oh, kanan. Sige, manso. Akit tayo sa may bridge na yan. Galing ah. Oh, yun, kaga. Ang daming mga motor dito, guys. Oh. Nako, hirap na yata si Manong na kakapadyak. Oh, may umovertake. Umovertake sa kaliwa. Oh, umovertake yung kasama namin. Umovertake yung kasama namin, ah. Oh, malaki mati yung big, ano yata yan, eh. 250cc, eh. 50cc lang tayong sinakyan ako, ah. Dami, oh. Dami mga, oh. Wow. Puro motor. Bibihira ang sasakyan dito kasi sabi nung guide, mas ano daw, ito daw ang pinaka cheapest na transportation dito, motor. Kasi pagka sasakyan daw, mahal daw ang sasakyan. Saan nagtanong din tayo ng mga big bikes, kasi kukunti lang yung ano, yung duration ng stay ko dito, yung 6 na araw ko dito, 5 o 6 na big bike lang ang nakita ko. So, nakita ko dito is WR800 Kawasaki, Z1000 na isa, 650 na Vulcan, tapos may makita ko isa doon, Benelli. Yun lang ang nakita kong ano dito, saka isang Ural na 3-wheeler. So, yun lang yung nakita ko dito. Yun, I asked the guy kung bakit kukunti yung mga big bike dito. Eh, sabi niya super mahal daw pagka ano, yung mga naka big bike daw dito sa Vietnam, ayun lang yung may mga kaya. Yan. Dahil dito nakikisiksikan pati yung mga bisikleta. Pero safe, wala nag-aaway sa daan. Pero sa Pilipinas kung ganto naka kadami yung mga nagmo-motor, sigurado marami na nag-aano sa daan, nag-aaway. Dito so far, kahit sa dami-dami, sa dinami-dami na nakita ko mga motor na ano, wala pang signal light. Walang ano, wala nagsisigawan, lang nagmumurahan. Ano lang sila, parang ano lang, mutual understanding, kumbaga. Ha? So, sa Pilipinas 'yan, sisigawan 'yan, "Hoy, ba't ka kumaliwa?" O kaya mumurahin ka pa, di ba?
Pero dito, so far, kalmante. Saka yung speed ng mga sasakyan dito, guys. Kahit sa, ano, sa expressway nila, ano lang siya. Yung bus namin kanina, ilang segundo ko lang siya nakitang nag-80. So, hindi lang ang mga bus. Kahit yung mga, ano, mga private na mga sasakyan. Ano lang, mga 60, 70, yun lang yung, ano, yung speed nila. Parang, ano ba, parang, hindi sila ano sa oras. Hindi sila nagmamadali. Yan, mga ganto. Ganto lang speed nila. Kung ano yung nakikita nyo, guys, na speed dito ngayon. Ito, ganto rin. Kahit sa open highway, ganto rin yung speed nila. Mga motor. Dahan-dahan lang din. Walang ano. Si ate, oh. May tindang itlog. Oh, madami, oh. Ito yung mga... At dito, nag-ano sila, nag-benta. So, sa kasama namin, hello! Sa key video! Hello! Ayan. Oh. Yeah. Hello! Hello! Ayan. I don't think I have you on video. Never. Oh, really? Yeah. Hello! Binibidyuhan din tayo. O, iikot tayo sa kanan. Ayan. Oo, ang ganda. O, iikot tayo by the bay. Ayan. So, o, si, ano? Ang ato? Oo, iikot tayo dyan. Ah. Ayan. So, ang kanila lang parang kalipapa, parang flower shop. Ayan, flower shop. Ito. Kalmante lang sila. So, mga mangga. Ang lalaki ng mga mangga nila, guys. Ayan. So, ito yung market nila rito. Peaceful lang. Ayan, oh. Oh, peaceful lang sila. So. Hello. Ayan. Ay, oh, dumidilim na. So, okay pa. At least kita pa rin, di ba? Ayan. Wow. Dami, oh. Tamo, walang, oh. Dito lang, ganun lang, oh. Sa Pilipinas yan, minura ka na. Ayan. Pero dito, okay lang, oh. Kalmado. Wow. Ang ganda ng amoy. Sarap. Amoy isda. Hipon. Hello! Ayan, nag-hello yung mga bata. So, ayan, oh. Wow. Ayan, dikit-dikit dito, guys. So, wala, ano. Galing. Wow. Ayan. Kung papalabas na naman tayo sa ano? Papalabas naman tayo ngayon sa highway. Dito si Tom na naman. Na hello. Tinatawanan tayo, ah. Ayan. Kung kasi nakamotor, ah. Wow. Wow, sabi niya. Honda. See my BN. Oh, ang dami mga ano ito, ano kaya to? Port. So, lusong tayo sa ilalim ng bridge. Ayan. Wow. Oh.
Hello? Yan, yan ang main street, oh. Kita nyo, oh. Nagpipreyan sila, hinihila. Hinihila yung ano, yung rat sa likod. This is good. Alam mo na may preno ka. Dito ibang-iba yung view niya kumpara dun sa kahapon natin sa may malapit sa Danang, kasi ito parang ano, wala akong mga nakitang mga lantern eh. Yung kahapon maraming mga lanterns eh. Saka yung mga structure dito mga bago na. Hindi kagaya dun sa may Danang na medyo na-preserve nila yung mga bahay ng 1700s, mula pa nung 1700s. So, parang gato na ilog din, pero maraming mga kainan. Parang yun ang parang pinaka-Rojas Boulevard nila. Wow, I like. Ayan. So, ayan, no? Nandun nyo na, nakita nyo na kung gano'ng kaganda rito. Pero parang lugi ata tayo kasi may ambon, patak-patak. So, at least man siguro, kasi nakita ko may, ano to, sa likod ko parang may cover siya. Kahit siguro umulan, may panakit tayo. Makulay dito, kaso nga lang, sobrang init lang talaga. Kailangan mong uminom ng maraming liquid para maano, para hindi ka ma-dehydrate. Ito, pumapatak talaga yung ulan. Buti na lang, nakachinelas ako. Ewan ko lang sa mga nakasapato sa harap at saka sa likod. Common din dito yung mga bumubusina, guys. Para sa Pilipinas din. Pero dito, wala akong nakitang nagmumurahan pag binubusinahan sila. Ano lang, kalmante lang. Pag nagsasalita sila, parang mga taga-Bicol, lumanay. Pero di mo alam, galit na pala. Ayan. So, ito guys, ang ating experience dito sa lugar na to. At itatago ko na tong cellphone ko kasi umuulan na eh. Mababasa lang. So, para sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, please do subscribe, like, share, and of course, share a comment. Para sa ikakaganda ng ating susunod na mga video. So, this is Elvis signing off. And see you at the finish line. Let's go!